again, Janice, and welcome back again to my channel. Hi guys, so for today's tutorial naman guys na gagawin natin is nakita nyo naman sa ating title, is tuturuan ko kayo guys kung paano ba natin mag-guard ang ating mga profile pictures sa Facebook guys. So, itong tutorial na to guys, itong paraan na to is parang katulad lang din siya sa lock profile. Mapaprotektahan nito ang ating Facebook, lalo na lang guys yung mga Facebook profile natin, malalagyan siya ng guard. Ayan, so yun na guys yung paraan ko paano ba hindi makukuha ng mga ng e-scam, yung mga nangahack ng account para magamit yung mga picture natin, ganun. Hindi nila basta-basta makukuha, tapos hindi rin nila basta-basta ma-screenshot, ganun. So mapaprotektahan natin guys ang ating mga Facebook para iwas sa mga hackers, sa mga ganyan, mga nangunguha ng mga picture natin, gagamitin sa ibang bagay, ganun. So yun guys, kung interested ka sa video na to, then please keep on watching. Hi guys, so ayan, nandito na ako sa screen ng phone ko. So ayan guys, kahit naka-professional mode tayo, malalagyan pa rin natin ng guard ang ating Facebook. So as you can see, nandito na ako sa Facebook. Papunta lang kayo guys sa tree line. Ayan, papakita ko sa inyo na hindi pa naka-guard itong Facebook na to. So as you can see, nakalagay dito, profile digital creator. So naka-turn on professional mode ako. So ayan guys, magagawa nyo to kahit naka-professional mode kayo or kahit hindi kayo naka-professional mode sa Facebook. So first guys, ayan. So as you can see, so i-open natin yan. Ayan, so na-open yung Facebook natin or profile, ayan. So, tapos pwede siyang ma-save. So, ang gawin nyo lang guys, back kayo. So, punta kayo guys sa Google Chrome. Ayan, punta kayo guys sa Google Chrome. So, and nandiyan na kayo guys, punta kayo dito sa search button. And i-search mo lang ang apk.monk. Ayan guys, search mo lang yan. So, ito guys, na mauna, pindutin mo lang yan. So, pag nandito na kayo, guys, punta ka lang dito sa search bar and i-search mo lang ang Monokai Toolkit. Ayan. So, ganyan, guys, yung lumabas, pindutin mo lang yan. Click mo lang yan. Tapos, punta ka dito sa check previous version. Ayan. So, pag nandito na, guys, pindutin mo lang tong 14.02. Pindutin mo lang to or piliin mo tong 14.02. Updated siya nung April 22, 2002. Ayan. So, as you can see, guys, downloading na siya. Pag may mag-pop up, i-ano mo lang, guys, download anyway. So, as you can see, guys, dito sa taas, nakalagang downloading file. Ayan, so, details. So, as you can see, nag-download na siya, guys. So, wait lang natin siya. So, ayan, guys, okay na siya. So, pindutin mo lang yan. Ayan, tapos, i-install mo lang siya, guys. So, pag okay na ka siya, guys, pindutin mo lang yung open. So, hintayin lang natin siya dahil nag-update siya sa new version. Ayan. So, X lang natin guys yung ad. So, pindutin mo na yung get started. And pindutin mo guys yung English. I-save mo. Pindutin mo yung continue. And pindutin mo guys yung finish. So, dito guys, maglalagin ka na guys ng Facebook mo para malagyan natin ng proper guard ang inyong Facebook. So, pindutin mo lang yung login with Facebook. Ayan. Continue. So, dito tayo guys mapupunta. So, maglalagin lang kayo dyan guys yung email ninyo and password ninyo sa Facebook. So, ako guys, maglalagin lang po ako. So, ayan guys, nakapag-login na ako. So, pindutin mo lang guys yung X. Ayan. So, ayan na guys, nakapag-open na tayo. So, pindutin mo lang to. And pindutin mo to guys na person na sign. Ayan. So, as you can see guys, dito tayo napunta sa personal. I-open mo lang guys yung avatar guard mo. Ayan. Open mo lang siya. So, nakalagay avatar shield enabled. So, ayan na guys, pag ganyan na is gumagana na guys ang ating profile guard. So, tignan natin guys sa ating Facebook. Ayan, kung meron na ba siya sa Facebook natin. Ayan, balikan natin. So, ayan guys, refresh natin. So, as you can see guys, meron nang nakalagay na profile guard sa Facebook profile natin. Ayan. So, tignan nyo guys dito sa tree line. Pindutin mo yung view as. So, as you can see guys, itong view as na to is kung paano tayo makikita ng ibang tao. Pag sinesearch tayo, ganyan guys. So, ayan na guys, may nakalagay na ng profile guide sa ating Facebook profile. So, hindi na basta-basta makukuha, ma-share, ganun, ma-screenshot yung mga picture natin. So, ganun lang guys, kadali. Try nyo na rin. So, ayan lang guys, ganun lang kadali natin siya mag-guard ang ating mga profile picture. Ayan, so itong paraan na to is kung paano natin na
magiging safe ang ating mga Facebook. So, ayun lang guys. Sana nakatulong ako sa video na ito. And sana kung natulungan ko kayo, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga more tutorials and vlogs ko pang gagawin. Thank you guys for watching and see you on my next vlog. Bye guys!